Do you really want me to listen to all this? Killing people? Well, I just said that para takutin si Dante. But if worse comes to worse, I'd rather die or have someone killed bago agawin sa akin si Natalie. Alam mo, same with Dante. And you really think kaya mo bilhin ang loyalty niya kay Onay? Madam, hindi rin ako kampante sa Dante na yun. Baka hindi lang siya nagsalita dahil alam niya nandun ako. Look, kung sinabi na niya, di sumugod na dito si Onay, I'm sure he kept his mouth shut. Typical mahirap. Dinadyos ang pera. And I have a lot of money. Kaya ako ang Diyos ngayon. Because he knows I'm capable. And how long do you think will Dante be afraid of you? Helena, poor people are born to fight and survive. Wala namang mawawala sa kanila kaya hindi sila takot mamatay. Sa'yo marami. 7 digits. Ayun ang sinabi ko, hindi ako mamamatay tao. Pero hindi rin ako papayag na agawin sa akin ni Onay si Natalie. I can't let her know the truth. Kaya bago mawala ang takot sa akin ni Dante, unahan mo na siya, Castro. Yes, madam. Hello? Dante. Helena? Paano mo nalaman yung number ko? May paraan ako. I have my sources. Ba't ka tumawag? Anong pa kailangan mo sa akin? Ikaw ang may kailangan sa akin. Kinuha ko na yung inutos mo sa akin, ha? Kahit na ayaw ko. Asa na ngayon yung pinangako mo sa akin? I know, right? Nagulat nga ako. I was waiting for Bibwit to show up in my mansion. Ni isang tawag, wala. I have to say, Dante, may career ka sa pest control. Alam mo, hindi naman ako interesado dyan sa mga patutsyada mo, eh. Ang sabihin mo na lang sa akin kung paano at kung kailan ko makukuha yung pera ko. Dahil kung hindi, ako naman ang may sasabihin kay Onay. Patience, my dear. Eto nga, oh. I'm writing you a check right this moment as we speak. Oh, itatext na lang kita kung saan tayo magkikita. Pero tandaan mo, Dante, ang perang ito ang magbabago sa buhay niyo. Pero oras na traidorin mo ko, ang perang ito ang gagamitin mo para sa libing ng isa sa inyo. Tandaan mo rin na hawak ko ang alas na magbabago sa buhay mo. Oras na traidorin mo ko, aalingasaw ang baho. At mamamatay ka ng walang reputasyon at nag-iisa. Tandaan mo yan, Helena. Helena. Ano, Helena? Hindi si Helena yun, ate. Anong hindi? Matanda na ako, pero hindi ako bingi. Dinig na dinig ko eh. Binanggit mo ang pangalan ni Helena. Naku, Dante. Sabi ko na sa'yo, tigilan mo na yan eh. Ikaw ang mapapahamak sa ginagawa mong yan. Shhh! Ate, bakit si Onay hindi mo pinipigilan? Alam mo kung sino man ang dapat na gumanti at magbuwis ng buhay. Ako yun, ate. Ako! Ako naman, Dante. Ngayon lang nabubuo ang pamilya natin. Gusto mo bang magkawatak-watak na naman tayo? Ate, yun na akala natin. Akala natin buo tayo, pero hindi. Matagal nang hiniwalay sa atin ni Helena, si Rosemary. Patay na si Rosemary. Tanggapin na lang natin yun. Buhay siya, ate. Buhay! Buhay siya, ate. Buhay! At kailanman hindi siya namatay sa puso at isipan ni Onay. Anong ibig mo sabihin?
Hi, Ma. Oh. Ano nangyari sa'yo? Natalo ka ni Marla, no? You look like a big loser. I'm sorry, Ma. Akala ko siya'y masusurprise, pero... ako pala. Because she's different now. Mayaman na sila. There's a difference, honey. Sa mayaman at sa may pera. Ang may pera, naghihirap. Ang mayaman, hindi nauubusan ng pera. At tayo yon. Tayo mayaman. At sila, oh, Nay, they're just pretending. So, is it true? Tinutulungan sila ni Tito Lucas? Sabi ng mga classmate ko, hiwalay na daw sila ni Tita Imelda. Maybe that's why Oliver is staying with his true parent. Hmm. Well then, Imelda should pay me for that. I told her. Imagine this, Onay. Ang lakas niya sa mga lalaki, ha? Ako na nga tong beauty queen, ako pang single. Ma, you may be single, but you will never be alone. I will always be here with you. Always. Ma, you okay? Yes. Why are you crying? Natouch lang ako sa sinabi mo. With your promise. Sana matupad mo. Of course, Ma. Huwag mo akong tulad kay Marla at sa pamilya ng kriminal. Nasa lahi talaga nila mga manluloko. I'm tired na. Yeah. I just go to sleep. Good night. Good night. Alright. Let's go. Alam nyo, Nainelia, guys, talaga sinadya ko kayo i-treat para magkasama-sama talaga tayo ngayong Pasko. Loko din eh. Pero sana sa bahay na lang natin ginawa ito para mas nakatipid naman tayo. Eh, naiintindihan ko kayo, Nay, pero special day ngayon eh. So, special occasion, talagang dapat ganito. Tsaka isa pa, hindi naman natin laging araw-araw ginagawa ito. Kung ano nga, huwag nyo na kasing kontra eh. Alam nyo, galante talaga yan si Atty. Hindi naman kaya dati. Kaya nga yung pinibiyayaan ni Lord eh. Di ba? Basta Atty. Yung regalo. Ay, okay. Pasko naman Atty. Ah. Salamat, Sir Lucas. Eh, tuwing Pasko kasi sa bahay lang kami. Hindi naman kami sanay na kumakain sa labas. Oh, eh di pwede natin simulan ng bagong tradisyon. Ayun! Maganda yan. Basta ang importante po eh, buong pamilya tuwing Pasko. Para sa akin, yun po yung best Christmas gift. Tama! Kain na tayo? Yay! May galo ko sa'yo. Merry Christmas! Salamat! Pasensya mo na. Asan dyan? Hiko lang yung pinili. Ang importante galing sa'yo. Parte mo! O, ito. Uy! Meron! Natatsa ko. Thank you so much. Bakit parang hindi ka naman yata masaya eh? Naisip ko lang si Oliver. Hindi kami magkasama ngayong Pasko. Hindi pa daw ba siya babalik? Sabi kasi ni Tito Lucas, baka umabot na daw siya doon next year eh.
Okay lang yan, Messi. Ang importante ay nandito kaming family mo. Di naman magiging malamig yung Pasko mo eh, kahit wala yung biko mo. Di ba? Smile na. Smile na. Salamat, Pico. Ano sabi mo? Sabi ko, ang sarap talaga ng Pico! Mas gusto ko kasi ang Pico. Pico? Gusto mo ng Pico? Sige, nadali lang kita bukas sa school. Myla, ikaw ang Pico. I told you before, remember? Pag nagkaroon ako ng girlfriend, tatawagin kong Pico. Like, short for baby ko. So, ikaw ang baby ko. Ko. I love you, baby ko.